dahilan mo bakit pinagpatuloy mo pa yung pag-aaral? Well, I want to inspire people. I want to inspire some my fellow Filipinos, especially the young people, na huwag sila mag-give up. There's no substitute for education. Mm-hmm. Lalo na ito, may opportunity yung binigay sa akin. ginawa akong scholar to take this. Sabi ko, sa mahaba rin pala. Naabot din kami ng more than a year, 3 times a week. So, ako hindi ko pinanghinayangan because I learned a lot. Mm-hmm. I learned a lot. And kaya ako kinukumbinsi ko yung kahit kanina ko maikwento kasi karamihan ng mga kaklase ko ron puro police, colonel, lawyers, ASEC, working for the government and firemen kasi very important. Ang ganda ng course. Ang ganda ng Master in Public Safety Administration. Mm-hmm. Oo, pero ganda. Wala ka namang tina-target na government position? Wala. Wala. But sa ngayon dahil natapos ko yun, yeah, pwedeng-pwede talaga. Mm-hmm. Pwedeng-pwede talaga. So, posible ba sa mga next elections na spike? Now, if you're going to ask me now, my answer is no. Mm-hmm. Kasi I'm happy with what I'm doing right now with my movie assignments, with the list of movies I have to finish. So, hindi ko iniisip yun. Ang iniisip ko ngayon, utak ko ngayon, fixated ako para tapusin yung mga list of projects that I want to do. Parang may second wind ka sa career, ano? Ang daming ganap. And of course, aside from your graduating from your master, isa pang good news is yung pagiging first time mong lolo. Oh yeah. How do you feel? No, not hindi first time from my oldest daughter ko. Okay. I had 2 already. Ah. So actually pang-apat na nga ito eh. Okay, so hindi. So from 4th yung kay Diego. Oo. Oh. Pero kay Diego nga first time. So anong pakiramdam na, 'di ba? Oo, na ako tonto ako for him. Mm-hmm. Dahil kasi alam ko 'yun, alam ko yung feeling na and I know it will make him a better person. I mean that my apo, my daughter, my granddaughter. Naipakilala niya na ba sa'yo? Well, sa picture pa lang. Hindi picture pa lang, naiwan niya ata abroad eh. So, siya pa lang yung bumalik dito to make film. Ngayon, babalik ulit siya doon. Hindi pa niya dinadala dito. I'm excited na nga ako makita sa personal. So, anong payo mo sa kanya ngayon? Bilang siya isang tatay na rin. Nako, of course, ako naman, I trust Diego that he will be a very responsible father. And siya pa lang, excited na siya, kinukwento niya sa akin. Sabi ko, mag-i-spoil dyan, sabi ko. Ano pinapatawag mo sa mga, pag lolo, asa lolo, ano tawag sa'yo ng mga apo mo? Sabi ko, pwede mo kuya boboy na lang. It doesn't matter. Okay lang kahit na ano. I'm proud, Lolo. I'm proud, Grandpa. Pero dun sa tatlong Marias mo, pwede na ba? O mas mahigpit ka? No, I don't think so. They're too young. Mm-hmm. They have to finish their school first. Mm-hmm. They're still studying. Mm-hmm. And all of them are in college. At honor sila lagi. Honor, diba? Yes, they're honor students. So sabi ko, huwag niyo sayangin yan. Mm-hmm. Gets, so, kung paano kayo magle-level up. But wala pong yung boyfriend. You know what? I don't know. Kasi, pero meron isa, hindi pa umaamin si Angelina. Eh, sa amin. Hindi pa sila formally talaga nagpe-present ng kanilang boyfriend. But I trust my daughters. They have the mind of their own. They have their heart of their own. I trust them. Nung pinalaki ko sila, yun yung aking trabaho. Palakihin sila ng tama. Na God-fearing and to be a righteous person. So, habang lumalaki sila. Ngayon, tapos na ako doon. Hindi ko na dapat isipin yun. So, anong payo mo na sa kanila ngayon? Siyempre, mga dalaga na. Well, get a good job. Mm. Oh, get a good job. Gusto mo sumunod sila sa showbiz? No, ako, hindi ko sila pipilitin kung ano yung yung kanilang passion. Alam mo ang Diyos, nagbibigay ng purpose sa bawat isang tao yan eh. Yung purpose na yan may kalakip na talent. So they have to find it. And I think they found it already. Uy, si Christine parang naturally shy siya, tapos matipid magsalita. Paano ka nag-reach out sa kanya? Kasi kailangan may chemistry kayo, di ba?
well, gusto ko lang sagutin nga kanina paano kami nag-workshop kanina. Eh, sabi ko yung may, yung movies namin na Made in Malacanang at saka Martyr Murderer, yun yung pinaka-workshop namin. So, we have I'm so glad bago mangyari to. We have developed our chemistry already there. Yung relasyon namin kahit na father and daughter yun, but still chemistry yun as an actor para sa amin dalawa. So, alam ko na yung capacity niya. Alam ko na how to work with her. Pero yung dynamics dito iba. Kasi iba, ibang iba. Kayo. Ibang iba. Oo. But si Christine man, magaling na, very professional siya. Madali siya mag-switch. Magaling, magaling. Ako, nakikita ko kay Christine na ano siya, one of magiging isa siya sa importanteng actresses dito sa Pilipinas. Boy, parang ano, dito parang binagets ka ng konti. Ano, na ano naman talaga na na-achieve. Kumbaga, alam naman namin maalaga ka sa katawan, pero may extra bang ginawa ka dahil alam mong aanuhin ka dito, parang pampakilig. Well, the story itself kasi talaga nakakakilig. Binabasa ko, sabi ko, pero one thing very significant dito yung kahit ko paano i-ano ng director ito. And I want to, of course, kudos to my director. Ang galing ko paano niya inayos yung script, in-implement. Mahirap yun. But napakatsaga nitong director na ito. Magaling, magaling talaga. I'm excited to work with him in a movie one day. Kasi ako, movie talaga. Nandok ko lang to dahil talagang din sa Marilu Diaz sa bias ano, film. So, kailangan kong gawin talaga. Buboy, dito ikinasal ka. Nakikita mo ba sa, yung sarili mo in real life na ikakasal ko? Well, sana. Oo, I'm very ano, hopeful person na ba, hindi masama ang kinakasal, masarap yung kinakasal. Ba? So may mga at plans na ba? Gusto mo? Wala pa. parang mas gusto mo kaysa sa akin. Hindi, para nakatan kami ng kasal nyo eh. Natatandaan ko pa eh. Oo nga, parang kailan lang eh. But hindi, it's not a bad idea. Sa totoo lang. It's not a bad idea to get married. Lalo na kung single ka at wala kang ibang ano, commitment. So it's a good idea. But we have to pray for it. Pwede na ba ulit? Pwede na. Anal na, both of us actually. Pero sa sir, after all these years, how would you describe your relationship with Sunshine? Kinanta ko na kanina yan. Oo, kumanta na naman. You are my sunshine. Ako ngayon, I'm happy where we are right now. Basta ako naman, tinalikuran ka na, contrary to our the title of our serie. O tinalikuran ko na yan. I'm focused and head-on ngayon dito sa relasyon namin dalawa as friends. Oo, and I'm happy and I nakita ko rin sa kanya. Maligaya din siya. Time heals all wounds talaga, no? I'm very thankful. I feel blessed. Good. Oo. Yun naman na importante dun eh. Kung masaya kayo. Yes, masaya. Masaya ka, masaya kaibigan mo, masaya people around you, or hindi nagsasuffer, di ba? Pero di raw niya in-expect na darating ganitong point na magiging okay kayo. Magkaibigan kayo. Yeah, ako rin. I never, only God can do that. Okay. Nothing is impossible with God. Ano pong pinaka-challenging na scene for you? Pinaka-challenging, it's a good question. Pinaka-challenging na scene. Nako, hindi ko pa pwedeng sabihin eh. Oh, hindi pa pinapalabas eh. Muntik muna ako doon, ang galing ah. Minalipulate mo. Kasi kanina parang ano, parang Cesar Buboy, mahal kayo ni Buboy. So parang, hindi, yun ang famous tagline niya yun. Pero diba, parang pag-iisipin na baka po pumasok ako. Uli sa politics. Lagi ko sinasabi yun. Eh. Lahat na nagpapag-greet sa akin ng happy birthday, lahat, pag magkakalimutan na may Buboy na nagmamahal sa inyo. Laging ganun ako eh. Sila naman kaya ako kinuha yun dahil sila yung nagpasikat din nun eh. Minalipulate mo si Cindy para ay, ayoko sagutin yan. Mamay, malaman nila. Panoorin nyo na lang po. Love you guys. Hindi ko makakalimutan po yung may Buboy na nagmamahal sa inyo. Thank you.